Hello guys, welcome back to my channel. This is Irish Pinay Freelancer. So guys, ipapakita ko lang sa inyo ang baby bump ko ngayon na nasa mga 7 months, 28 weeks or almost 7 months, mga ganun. 7 months na yung baby namin. So, alam niyo guys, parati akong sinasabihan ng pag nagpapa-check up, parati akong sinasabihan ng mga doktor na medyo maliit daw yung chan ko. Sobrang, actually hindi medyo, sobrang liit. Nalilitan talaga sila. Hininaan ko muna yung TV guys. So, nalilitan kasi, nalilitan yung mga doktor, pero kaya medyo nung una, medyo nag-worry din kami guys. Pero, nung in-ultrasound na, good thing naman guys na normal naman yung weight ng baby. Sakto lang, hindi siya underweight, ganun. So, alam niyo guys, iba-iba naman kasi yung pagbubuntis eh. Merong sobrang laki ng chan, pero yung baby pala sobrang liit. Kung familiar kayo kay Sulen Yusuf, for sure, no, ay Pilipino kayo. So, kapapanganak niya lang, isa sa naging problema niya, yung baby niya hindi lumalaki sa chan niya, maliit. Pero nung, kung titingnan mo naman yung chan niya, sobrang laki naman ang chan niya. So, hindi talaga yung yun yung basis na porque malaki yung chan, normal na yung baby, maliit yung chan, maliit yung baby, hindi pala ganun. So, merong instances na kagaya nung sa akin na maliit lang yung baby bump ko, pero hindi din naman kasi klaro kapag nagpupunta ako sa doktor kasi minsan nagja-jacket pa ako. So, ako lang yung nag-lose weight. Medyo pumaya talaga ako kasi nung first 3 months, hindi ako makakain dahil sa nasusuka. Tapos, pagkatapos naman ng 3 months, nag-bloat naman ako hanggang ngayon. So, dahan-dahan, hindi ako makabanat talaga ng kain, guys. So, yun. Hindi ganun kalakihan yung chan ko. Minsan, depende sa suot ko, parang hindi ako buntis. Pero pag inaano mo talaga siya, ikaklaro, ayan. Klaro naman siya, guys. Ang hirap mag kapag bloated ka tapos buntis kaysa talaga bloated at constipated, napakahirap kasi kahit hindi ganun kalaki yung chan mo, feeling mo punong-puno yung chan mo, feeling mo sobrang tigas yung chan mo, ganun. Pero yung sa akin kasi bloated tapos ang dami ko pang hangin sa loob guys. So, minsan kinakapos ka din sa hininga, ito na yung stage na yun kasi nasa ano na tayo eh, nasa trimester na. So, guys, ayan. Baby bump. Yung iba talaga, guys, sobrang laki ng chan nila. Pero yung sa akin, hindi. Normal lang talaga. Tapos, pinacheck pala yung pagka-bloated ko, guys. Pinacheck ng doktor. Ayan, guys, nanonood ako na. Your moment. Yung show nila Nadine, Luis, boy. Hi, tubig guys. Nabubloat ako guys sa tubig. And actually, pinacheck ako ng OB ko. Pinaclear ako sa cardio. Chinek yung heart ko. And good thing naman guys, normal naman yung heart ko. Malaki nga lang yung nagastos namin kasi nagpa-2D echo pa, ECG, lahat ng test talaga ginawa. Tapos, yung test ko sa kidney, babalikan pa namin, i-check kung normal ba yung result. So, yun lang guys. Hindi talaga madaling magbuntis, especially ngayon na ang daming problema ng Pilipinas, ng mundo, mayroon pang coronavirus, na sana wag naman grumabi dahil baka maging problema pa yan sa mga ospital,
pag mga nganak na tayo, naku, kakatakot. So, si Papa guys, kasi ngayon ay araw ng sinulog dito sa amin. Kimbawa, nandun siya. Nag-asikaso siya sa gym, sa sound system. Pero patapos na din daw, I think nagaan na siya yung pack, nagpa-pack up. I think nandiyan na siya. Nandiyan na si Papa. Kakarating lang ni Papa. Paka-haggard ko guys. Oh, number one yung Les Two Men verse band yung second. So guys, kailangan ko pa palang bumalik. This week ako po nagpunta sa doctor, cardio. Babalik kami ng mga next week, babalik na naman kami sa OB ko. Kasi hindi ako nakapagpa-check sa OB ko, dun lang sa cardio. So, ayun guys, babalik ako next week sa OB ko na. Tagal-tagal na rin kami hindi nakikita. Last check-up ko sa kanya was last December 19 pa. So, mga 1 month, more than a month na rin.